Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ayun, what's up mga ka-DDS, mga kabiyaya. Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At isang mega love shoutout sa ating mga OFW hero abroad na patuloy na sumusuporta sa atin, at syempre sa ating mga senior citizen na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At maraming salamat din sa inyo dahil hanggang ngayon nandiyan pa rin po kayo para sa ating Vice Presidente na si BP Sara and Tatay Digong. So ito, panoorin po natin. May nakita kasi akong video. Sa totoosin lang po, nag-viral to eh. Magsasaka at Lola sumabog sa galit sa ginawa sa kanila ni BBM at Tamba, tagatanggol ng admin Bulgar. So dito natin mapapatunayan kung sino nga ba talaga gumagawa ng maagang pamumulitika. Kung ang Duterte nga ba or ang mga Marcos or si Tamba. So talagang ano, no, grabe yung ginagawa nila dito. At eto na, mismong taong bayan na po ang nagsasalita, ang nagre-reklamo kung nasan na po ba yung mga pangako na binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ayun pala, bago ko makalimutan, mega love shoutout nga po pala dyan sa kay Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, at kay Mama Kat from Australia. At syempre, dyan na rin po kay Sir Boy Bicol, Mr. po ni Ma'am Kat. At syempre, kala Mama Alexa G, at sa DDS Vlogger, at especially to Banateros Brothers. Nga pala, may kwento lang ako sa inyo, no? Kasi wala lang, may nag-send sa akin ito. Dito naman tawang-tawa lang ako. Chinat ko pa nga yung vlogger. Sabi ko nga kung may galit ka sa akin, sana sinabi mo agad. Oo. Ang nangyayari ko kasi ngayon, pinapabanatan po ako ng mga dati kong kasamahan. No, pinapabanatan po ako ng mga dati kong kasamahan sa TVJ doon sa mga dating vlogger na galit na galit sa akin. Na keso si keso rapist daw ako. Keso ano 'yun, na pedophile ba 'yun? Sinasabi nila. So ngayon pinapabanatan nila ako doon. Ako naman tawang-tawa lang. Ang dami-daming pwedeng pa, ang dami-daming pwedeng vlogger diyan na pababanatan niyo ako doon pa sa bulok 'yung channel. Best friend din 'yun ni Banat Bay. Dahil at least 'di ba, kahit nang dahil dito sa awayan ng Marcos at Duterte, nalaman ko tunay na ugali ng mga dati kong pinakasamahan na halos ituring ko ng kapatid. So, tsaka hindi naman makikilala yun dun sa TBJ Defender kung hindi dahil sa akin. So, tayo na, no? Walang utang na loob ang putik. O, yung sinasabi ni Rango na may utang na loob daw ako kung tawagin ni Sir Spencer ay Chris Untog. O, mas diamak na malaki utang na loob niyang isa na yan. Dahil kung hindi dahil sa akin, hindi naman makikilala yan ng mga supporters ng TBJ. Natatawa pa nga ako dyan dati. Wait lang, kamutin ko lang yung likod ko. Natatawa pa nga ako dyan dati. Alam nyo kung ba't, nga pala, maputol ko lang ha. Alam nyo ba't pinangangamot, bukod sa pangamot talaga siya ng likod, kung bakit ko lagi pinangangamot po. Para kapag iselpa ko na to sa mga bunga nga nila, maasim-asim. Natatawa ko dun dati, oh. Nag-chat pa sa akin sa Facebook page. Sabi niya, Boss Jay, pareaksyonan naman yung video ko. So nakikita ko naman na okay-okay naman yung vlog niya at naaawa din ako kasi nagsimula din ako sa maliit lang na channel eh. Lahat naman tayo doon nag-start, no? So tinulungan ko. So ngayon na hindi nila ako napapayag na kumampi sa kanila at sa mga Marcos, itong ginagawa ngayon sa akin, pinapabanatan ako doon sa dating mga bumabanat sa akin.
Nakakatawa lang kasi dadayang pwedeng vlogger dyan, ba't doon pa sa bulok? Bagay, kapag kinontent nyo naman ako, eh, tulong ko na lang din yan sa inyo. Oh, hindi kasi, isa rin sa kinakagalit nun, kung matatandaan nyo yung sa live ko, may isa kasi siya dong member. May ano yan eh, may group sila, Viva Max ba yun? Oh, ganun yung pangalan ng grupo nila. Oh, so may isang bobo doon na pumunta sa live na walang respeto. Kung ako nga pagpupunta doon sa live nung idol nila na takot lagi magpakita ng muka dahil napaka halos parang din drawing lang yung muka, no? Eh lightan pala gusto niya eh, di magbibigyan ko kayo. Eh, nirerespeto ko yung live. Pero yung longest na yon na si, ano ba yan? Ano yung si Kamandag? Oh, si Kamandag ata yung hype na yon. Pumunta ng live ko, kung ano-ano pinagsasabi, yung pinagmumura ko. Eh, nata yung kinagalit nila eh. O, kapag pupunta kayo sa channel ng may channel, rumispeto kayo. Pwede ka naman magtanong eh, pero yung gagaguhin mo yung pati yung host, ha? Hindi pa pwede yun. Tapos yung mga ututo naman ng mga supporters dito, paniwalang-paniwala. Oh, ay ngayon, sige, okay lang yan. Ilabas niyo yung lahat ng mga conversation dyan. Dyan naman kayo magaling. Tsaka wala naman akong kinakatakutan dyan kahit ilabas niyo yan. Dahil alam ko naman na talaga, alam niyo ako, matagal na akong may mga kaibigan na ako na dati na naging ganyan din ang ugali sa akin. Oh, so, lagi nila, malamang sa malamang ibibigay nila address ko dun. Bakit? Akala nyo ba yan ba talaga yung address ko? Hoy, mautak na ako, hoy. Ah, inaano nila dun eh, pinapasupport nila. Support nyo yung bumanat, KJ. Bakit kaya hindi nyo kaya bumanat? Duwag lang. Sana pagkaduwag mo yan, ang hirap sa'yo eh. Tapos eto pa, alam kong pagiging panabla nila, yung utang ko na 2,000 dun eh. Ayaw ibigay yung messenger, paano, may messenger Gcash, paano ko babayaran? Bubu. Oh, sama-sama kayo dyan, mga supporter mo na mukhang mga paa. Oh, mga kalibag, no? Libag! Okay, panoorin natin to. Kuwan ito ng dalawang Pilipino na nagmula sa laylayan at ramdam ang tunay na kahirapan. Kahirapan na gawa ng mga politikong puro pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ina at tupag, at puro ayuda ang binibigay na sagot sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Mukha sila ng korupsyon at panlilin lang ng maraming... Eto si Kuya, nag-viral din to eh. Na isang magsasaka. Kawawa nga to mga to eh. Tapos ito si Nanay, nag-viral din, sabi niya. Pangulong Bongbong Marcos, asan na po yung ano? Asan na po yung... tawag dito, asan na po yung 20 pesos na kilo ng bigas? Eh, bakit po naging ano po, naging 80? Apat na 20 po pala, hindi nyo nilinaw. sabi nung matanda, kawawa nga yan eh. So, panarin naman natin. Ikos sa bansa na itinaya ang mga karangalan kapalit ng bilyong-bilyong halaga na ninakaw mula sa pera ng bayan. Tapos ngayon, ipapalaganap ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan na mas mahusay, magaling at mabilis tumugon sa kahirapan si Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa problema ng kahirapan. Kasabay pa ang batikos sa nagdaang administrasyon na wala daw nagawa si FPRRD sa kanyang termino. Diba mula yan sa bibig mismo ni Speaker Martin Romualdez? Pero bakit may mga ganitong Pilipino na halos magmakaawa na sa gobyerno para sila ay tulungan? Ang Department of Agriculture na hinawakan ni PBBM ay tila walang nagawa sa mga magsasaka para paginhawain o pag-aanin man lang ang kanilang buhay. Supalpal sa mga kongresistang nagsabi na mas magaling si PBBM kay FPRRD, magaling nga ang PBBM admin sa anomalya at puro kurakot na ang opisyal ng pamahalaan niya. Maraming ahensya ng gobyerno ngayon ang palpak puro ng PSO, DOTR, DSWD at napakarami pang iba. Eto, ang kadalasan kasi nangyayari, lalo sa mga paninira, sa mga Duterte, ay yung mga vlogger lang po yung mga nagsasabi. Prime! Nangyayari, Duterte, nagsasabi. Ngayon,
Ang ginagawa nila, puro lang yung mga vlogger lang yung mga naninira sa mga Duterte kasi walang kwentang presidente noon, wala daw kwenta si Tatay Digong. Pero ito yung pinagkaiba dito sa video ito. Yung mga tao mismo, yung mga kababayan natin talaga na nakakaramdam ng kahirapan ngayon. Yun po yung mga nagpapatunay na dihamak na mas okay pa talaga at mas triple na mas doble pa po talaga na mas maganda po ang pamamalakad ng mga Duterte nung panahon na nakaupo si Tatay Digong kesa ngayon kay Bongbong Marcos. At ito, ano, may video yan, nag-viral yan, yung dalawang video na yan. Kaya hindi nila matatanggi yan. Ngayon kasi yung mga naninira sa Duterte, puro vlogger lang naman, mga bayaran na vlogger lang naman nagsasabi. Mga bayaran lang naman ng mga vlogger nagsasabi niyan. So, hindi katulad nito talagang mga mamamayang Pilipino na nakakaranas ng kahirapan dito sa Pilipinas. Sila yung naglalabas ng kanilang hinanakit. Yun ang talagang magandang mapakinggan. Legit talaga. Noong panahon ni Digong, sa katotohanan lang, ang mga umiiyak lang ay mga drugista, kriminal, NPA at masasamang loob dahil ramdam nilang mahirap ang buhay nila sa panahong yun. Ngayon ang mga umiiyak ay simpleng mamamayan na gusto lang mabuhay ng simple at marangal pero dinadapuan ng matinding kahirapan. Hindi ayuda, kundi maayos na programa ito ang itinuro ni Digong sa mga politiko noong panahon niya. Pero dahil nagkaroon tayo ng pangulo na sunod-sunuran sa pinsan at asawa niya, marami na ulit ang magnanakaw na politiko. Hoy, Badyon! Sunod-sunuran sa pinsan at asawa. Ito may nakita ako dito sa video na to, mas malaki dihamak yung ano, yung banner ni Romualdez kaysa kay Bongbong Marcos. Sakit nito ah, oy, mga tansu vlogger, grabe, tatlo pala presidente nyo. At nagugutom na Pilipino. Tila tama ang sinabi ng isang pahayagan na ang public servant ay tinawag na pubic servant dahil magulo pa sila sa pubic kung magserbisyo sa bayan. Habang nakikita ni Speaker Martin Romualdez na ang sagot sa kahirapan ay ayuda, para naman kay PBBM biyahe ang sagot sa kahirapan. Pero ang tanong, gumagana pa ang mga pangakong negosyo sa kanya o hanggang pangako na lang na hindi naman talaga umaabot sa bawat lamesa ng mga Pilipino? Malinaw na hindi sapat na ibalita lang ng PCO na bumaba ang inflation sa panahon ni PBBM, sino ba ang tunay na nakakaramdam nito? Gayunpaman, tila marami pa rin ang patuloy na nagbubulag-bulagan at ipinipilit na mas maayos ang Pilipinas ngayon kaysa sa mga nakaraan. Paano magiging maayos Pilipinas ngayon? Eh, 1,000 pesos mo dati, nung panahon ni Tatay Digong. May bigas, may ulam, at may pangbigas ka pa kinabukasan. Eh ngayon, bumili ka sa palengke, dalhin mo yung ano, bili ka ng 5 kilong bigas, bili ka ng ulam, pag-uwi mo, wala na. Wala ka ng pang-dessert. Wala ka ng pang-dessert. Diba, dati meron ka pang ice cream. Hindi, marami talagang ano. Hindi, totoo yan. Maraming bulag ngayon. Kadalasan nga, kami pa'y napapasama eh. Samantalang naman na dinidepensahan lang din naman namin si Tatay Digong. Sa mga pa-fake news ng mga bayarang vlogger. No, nga pala, shoutout dun ulit dun sa dati kong kaibigan. Bagay na bagay ka sa community ng Tansu. Mga dugyot naman nandyan eh. Pastusan pala gusto mo ha. Isyong ito naman ang binigyan ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panoorin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Anong nangyari sa'yo? Dati BBM ka. Ano ang nangyari sa'yo? Sa inyo? Diba? Dapat yan ang tanong. Wag niyo akong questionin ano ang nangyari sa akin. Kasi sa mga nangyayari right now, hindi naman pwede. Magbubulag-bulagan na lang tayo. Anong dating BBM? And, alam nyo, nakakabasa ako ng ganyang comment. Sabi sa akin, di ba dating BBM ka? Sabi ko, no, anong naging dating BBM? Halos sabay yung Omery ang dalawa, Duterte at BBM. Malamang nasuportahan namin si BBM. Kapartido ni VP Sara Duterte yan.
Baka yun yung inaano nung ibang mga netizen. Dati BBM daw. Wala, magsusuportahan ko si BBM nung panahon na yun. Magka-tandem sila ni BP Sara. Pero kung ibang katandem ni BP Sara, malamang hindi ko susuportahan si BBM. Pero nga, real talk. Ang presyo sa humay, 13 baratuha. Pero ang presyo sa bugas sa merkado, 13 mahala. Oh. Translate natin ng Tagalog. Kasi yung iba syempre, perte. Oh. Ang palay po daw ay napakamura. Palay, yung mismong inane, no, napakamura. Sa na hindi masyadong ano sa ating mga magsasaka. Pero ang bigas daw, bakit napakamahal? Yan! Yan yung pinaka... Eh, alam nyo, nakapagtaka din ako dyan. Eh. Sabi ko, bakit? Bakit napakamahal ng bigas, no? Samantalang yung palay, magkano lang yung kilo? Yan! So, ibig sabihin, yung kinakain natin na bigas na binibili natin ay talagang sandamakmak na yung tubo. Diba? Na dapat kung ano yung presyo ng palay, yun din yung maging presyo ng bigas. Kung talagang ano, kahit na siguro mga magkano lang yung idagdag eh, diba? Pero yung ganyan, grabe, yung nakakaawa yung mga magsasaka. Oy, sa mga Tansu vlogger yan, di ba kayo naawa sa mga magsasaka na yan? Na bilad na bilad sa Arawan, bilad na bilad sa Initan. Na tapos ngayon, mas pinagtatanggol nyo pa yung kasamaan. Walang nga, di ba kayo naawa dyan, no? Tapos sasabihin nyo para kay sa bayan. Atarantado. Kaya karon, ang gasto sa mag-uuma, dili basta-basta kahago, singot. Oo, ngayon. Yung gastos po daw sa mga magsasaka or mag-uuma. No, yung mga gastos sa magsasaka at mag-uuma ay hindi na basta-basta. No, yun yung sinabi dito ni tatay. Apoy, di kaya. Aron, mabuhi ang pamilya. Pero ang among humay, palitan na ang barato. Mag-unsa naman niya. Gasto sa mag-uuma, dili basta-basta. Kahago, singot, o kakapoy, di kaya. Aron, mabuhi ang pamilya. Pero ang among humay, palitan na ang barato. Mag-unsa naman niya ni Pobre. Mahal na presidente, Dungga and Taormes. Sabi ni Bongo. Ito pa si nanay, oh. Hindi ko ba hindi na lang bigas? Grabe naman ginawa ni Marcos. Hindi ko ba hindi na lang bigas? Hindi mo lang apat na ba hindi? Ba yan? Ay, sinasabi ko apat na ba hindi. This is not against sa personal no ni President BBM. This is all about sa mga nangyayari sa bansa natin. Oo, tama. Kaya kayo na nagtataka. Mas nagtataka kami. Bakit ba hindi nyo naoobserbahan at nakikita ang mga nangyayari ngayon? Bakit mas tinatanong nyo pa, anong nangyari sa kanya? Bakit siya bumaliktad? Diba? Talaga bang wala kayong naoobserbahan sa mga nangyayari ngayon? Grabe talaga. Ano ba, concern ba talaga kayo sa Pilipinas? Concern ba talaga kayo sa mga Pilipino? O ito na lang, Ma'am Elizabeth Natibida. Walang personalan to, Ma'am. Ito po ang mga opinion ko. Ay base lang po ito sa mga nangyayari sa buong Pilipinas. Hindi ko po ina-atake personal si President BBM. Hindi naman ako ganun eh, di ba? Hindi ako nanalait sa physical niya, di ba? Yung mga sinasabi nilang ngiwi, bangag, drug addict, din ako nakikisali doon. Kasi may respeto pa rin ako sa presidente natin. Ang akin lang, yung mga issues na mga nangyayari right now. Ha? Yung mga nangyayari ngayon, ma'am. Di ba? Noy, mulat mo daw yung mata mo, ma'am. Hindi kasi dito naman sa DDS Vlogger, sa totoolin, siguro may ilan na medyo below the belt na yung mga ginagawa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kadalasan kasi sa amin, puro kami... More on ano lang kami, stick lang kami doon sa topic, no? About dito. Kaya nga andito ako ngayon eh sa Duterte, no? Para itama yung mga nakikita kong mga pagkakamali na tingin ng ibang tao sa mga Duterte.
Dahil ang tingin nila sa mga Duterte ay sobrang ansasama. Pero hindi nila nakikita kung sino ba talaga yung pinakamasama. Na ultimo ang kababayan natin, sinasabi na yung mga magsasaka, hirap na sila. So ngayon, sisisi nyo sa president, sa vice president, na kailangan na sikasuhin ng vice president yung mga magsasaka. Hindi yan ni vice president, trabaho ng presidente nyo yan. Sino ba presidente? Soon, magiging presidente si BP Sara, tsaka nyo isumbat yan. Pero ngayon hindi, dahil may presidente tayo. Imulat niya yung mata niyo. Like ito na lang, i-explain niyo po ito. I-explain niyo lang. Noong month of February, halos every week, may mga nananalo sa loto. Ito ang nakakagimbal ngayon. Ito talaga ang nakakagimbal ngayon. Tingnan niyo. March 19, may nanalo ng 12 million. Di ba? One winner. Ito ang nakakagulat. March 19 yan ah. March 19. Pag kinabukasan, March 20, oh, kinabukasan. Diba, March 20, may nanalo na naman. Sige nga, sige, ipaliwanag nyo yan. Kung maintindihan namin yan na ngayon. ito nga yung pinagtataka ko rin dyan eh. No? Biruin mo ah, dati, halos umaabot pa ng ilang daang milyon bago may manalo. Pero ngayon, nagsusunod-sunod data. Ano kaya nangyari? Anong nangyayari? Huwag niyong antayin na puro nakakalusin ko kayo nito. Okay, tuloy natin. May nanalo ngayon. Bukas may nanalo na naman. Tapos, magtataka kayo ano ang nangyari sa akin. Magtataka kayo ano ang nangyari sa amin. Actually, hindi kami ang katakataka. Kayo ang katakataka. Tama. Ano ang nangyari sa inyo? Bakit hindi nyo pa rin makita ang mga kababalaghan na mga nangyayari right now? People's Initiative ng mumudbud ng pera at ayuda kapalit ang pirma. Wala talaga yun sa inyo. 500 billion and program budget na isiningit sa kamera. Wala pa rin yun sa inyo. Wala. PCSO, ang nag-appoint sa PCSO, di ba? Sila Lisa at saka si President BBM. So basically, ang mga nangyayari sa paligid, yun ang makakasira, no? Sa pangalan ni President BBM. Tama. Kaya nga kami dismayado eh. Di ba? Kasi nung pumasok sa eksena yung sila Tambaluslos, di ba, si Lisa Marcos, nag-appoint pa sila yung si Millonario sa PCSO, doon nagsimula ang nagganda leche-leche. Sabi niya, magkano bigayan, idol? Malaki ba? Bago ko sagutin yan, open muna natin to. Yeah! Lakas din mga asar nito ni Robin. Alam mo, real talk lang tayo. Si Mr. Alam real nyo talker. Naman na vocal ako ngayon, no? Na sinusuportahan ko ang mga Duterte, no? And isa ako sa mga naniniwala kay Tatay Digong. And para malaman nyo, yan po ay libre. Yung suporta ko sa mga Duterte, yung paniniwala... Ang ginagawa kasi ng mga followers kayo, yung gawain ng mga tansu vlogger, binabato sa amin. Ang tanginang yan. Sana kung ako bayarang vlogger, hindi na ako nangungupahan ngayon. No? Kung ako ay bayaran na vlogger, hindi ako nangungupahan ngayon. Pero yung magkano upa ko dito sa bahay, 5,500. Kuryente tubig pa. Tapos nagpapagawa pa ako ng bahay. Na na-stop na nga gawa ng wala nang pampagawa. Kung ako ay nabayaran na vlogger, edi sana tapos na yung bahay ko. Ha? Tapos na yung bahay ko. Hindi na ako nangungupahan ngayon. Yan yung hirap sa mga supporters na pag sinabi ng mga tansu vlogger na mga bayaran ng mga DDS, aba, paniwalang paniwala. Pero wag ka, yung kung sino yung nagsasalita ng mga bayaran sila, ang mga bayaran kami,
Eh sila talaga yun. Ako sa kanila. Hindi yan matutumbasan ng any amount. Tama. And sa totoo lang, sa lahat ng mga public servant ngayon, sa lahat ng mga politiko, ang mga Duterte supporters, solid yan. Pansinin nyo. Sa ngayon, di ba, ang mga Duterte lang naman ang may paninindigan eh. Di ba, na hindi tumataliwas ang paninindigan at prinsipyo. Hindi katulad ng iba dyan, di ba? Na nakikipagsanib-persa na sa mga dilawan. Alam namin ang paninindigan namin. Alam namin ang stand namin sa mga nangyayari right. Hindi katulad ng iba dyan. Na dati silang binababoy ng mga dilawan. Tapos ngayon, kampihan na sila. Grabe naman. And in the first place, hindi na kailangan ng mga Duterteng manuhol pa ng mga hindi vloggers. Never. Hindi na nila kailangan. Ang mga sumusuporta sa kanila. Yeah. Pansinin nyo na yung mga loves, di ba na-amaze ako. Tatay, di ba? Kabataan, nagsispeak out. No? Matanda man, bata, nagsispeak out right now. Kaya natatawa na lang ako, sinasabi nyo, bayaran daw ako ng China, bayaran daw ako ni Duterte. China? Dati sinasabi nyo, bayaran daw ako China. Ng Marcos, ngayon naman, bayaran ako ng Duterte. Ano ako, pokpok? Diyos ko, I can finance myself. Kahit papano kumakayod naman ako, kahit papano kumikita naman ako ng maganda sa business ko. And imagine nyo, sino ba? Sino ba ako para bayaran? Diba? Sabagat. Yan nga yung ano eh, yan nga yung pinagsusupalpal ko dun sa dati kong mga kasamaan. Na sino ba ako para bayaran? Eh, mas nakakagulat nga kayo eh. Bigla kayong ano eh, bigla na lang kayo na walang dahilan, bigla kayong nagalit sa akin. Kasi alam nyo nang magiging Duterte vloggers na ako. Hindi nila ako napasunod sa gusto nila eh. Ang lakas ko nga sa inyo eh. Ay, naku po. Andito na yung asa na yung banner kanina. Hindi ko nakita yung mga banner. Yung banner. Meron dito nun eh. Yung banner ni Pangulo. Ay, ito ata. Hindi. Ito ba yun? Parang ito ata yun. Puto. Yan oh. Kita niya yan oh. Oh. Oh, sino mas malaki? Tuta, tinalo pa yung presidente natin, no? Oh, ito yung si president, ito si pinsan. Ay, ito yan. Tinalo pa eh, no? Ang lupit eh. So, screenshot natin, post natin to. Sabi natin, ang lupit mo naman, pinsan. So yan mga ka-VI, mga ka-DDS, anong may kukomento nyo rito sa napanood nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba, free po yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At ayun, maraming salamat sa walang umpay na suporta nyo sa aking YouTube channel. At syempre, kay BP Sara at kay Tatay Digong. Sana wala pong iwanan at walang bibitaw na pagsuporta kay Tatay Duterte, sa mga Duterte. At ilang taon pa po ang aantay natin. Matagal-tagal pa pong digmaan. Matagal-tagal pa. Matagal-tagal pang barubalan dito yan sa social media. Kaya kapit lang kayo ha. At huwag na huwag po kayo magpapadala sa mga fake news. Lalo sa amin mga vlogger. Mga vlogger ng DDS. Vlogger ng mga Banateros Brothers. No, huwag na huwag po kayong ano dyan. Huwag na huwag po kayong maniniwala sa mga pa-fake news laban po sa amin. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.